Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa pag-aalay sa misang ito ang intensyon ng mga sumusunod. Kahilingan ni Mrs. Marietta Lichauco, Jaime James Patrick Yago, Mark Joseph Orola, Attorney Victoria Aala, Mr. and Mrs. Francisco Llabores Jr. and family, Isagani Liesa, St. Teresa of the Child Jesus, care of Teresita Hernandez, Ella Vicente and family, Mark Anthony Olayaw and family, Kalingasan and Aklan family, Edmund Cheche Rojas, Meding Resho and family, Anisha Atienza, Nesita Lovely May Latag and family, Mayra Obeda, Mr. and Mrs. Jesmory Nahulanga, pasasalamat at kaarawan ni na Socorro Mabiling, Maricel Quizon, Delia Benitez, Evan Pio Calaw, Stephanie Garing, Eden Paula Dimaano, Robert Gonzalez, Adoracion Capuno, pasasalamat at anibersaryo ng Bellissimo Aesthetic and Medical Clinic, Mariano de las Alas, Jay and Jimbo. Para naman po sa kaluluwa ni na Primitivo and Aurelia Mercado, Bernadette Makalintal, Librada Malabag, Maximo, Jocelyn Aala, Leonardo Lourdes Lubang, Ambrosio Peña, Baltasar Garo, Iluminada Lina, Virgilio Maravilla, Olympia Bravo, Ricardo Makahiya, Maylin Rodaje, Christian, Yonida De Leon Magado, Magdalena, Gaudencio Esguera, Felisa Leirit, Maura Gerolaw, Leonardo, Leticia Peña, Isagani Latag Jr., Damasa Linang, Raimundo Libera, Mario Mendoza, Elmo Española, Sunny Antonio Reyes, para sa kahilingan ni Marionito Garcia. Magpakababa tayo tulad ni Jesus. Ngayon po ay 26 na linggo sa karaniwang panahon. Madirinig natin kay Propeta Ezekiel sa unang pagbasa na ang isang taong matuwid na nagpakasama ay mamamatay. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Gayon din naman sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Nangangaral sa atin si Jesus tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng talinhaga ng dalawang anak, ay pinapakita ng ating Panginoon ang kahit ang mga nagkasala ay binibigyan ng pagkakataong makasama sa kaharian ng langit. Thank you.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa banal na misang ito ang mga taong pinangakuan natin na sila'y ating ipagdadasal. Ganon din ang mga taong umaasa at humihingi ng ating panalangin. At upang tayo po ay maging marapat dumalo sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at hihingi ito sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Yeah.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag,
Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na mabuting manatiling kapantay ng Diyos, bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at mamuhay na isang alipin ng maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya noon, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalawang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat po ng nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang, magandang umaga po sa inyong lahat. Isa po sa kilalang-kilalang kasabihan o saying sa atin, yung tinatawag na actions speak louder than words. At tunay po, mga minamahal, sa mabuting balita na ating napakinggan, sa talinhagang ipinakita sa atin Jesus,
ang ama nagsugo sa kanyang dalawang anak. Ang sabi dun sa panganay, pumunta ka sa aking ubasan at magtrabaho. Ang sabi ng panganay, ayoko po. Ngunit kalaunan, nagbago ang kanyang isip at siya'y pumunta at sumunod sa kanyang ama. Ganon din naman dun sa bunsong anak, ganon din ang kanyang utos. Ang sagot ng bunso, opo, pupunta po ako. Ngunit ang katotohanan, hindi siya pumunta, hindi niya sinunod ang kanyang ama. So kitang-kita po natin na kahit nagsasabi siya na susunod po ako, pero ang kanyang ginagawa naman ay kabaligtaran ng kanyang sinabi. Kitang-kita po natin, actions speak louder than words. Sa dalawang anak, ang sumunod sa kalooban ng ama ay yung panganay at hindi ang bunso. Pero ito pong talinhagang ito, mga minamahal, ito po ay patungkol sa mga eskriba sapagkat sinabi ni Jesus, ang panganay na anak ay pinatutungkol ni Jesus sa mga makasalanan, sa mga publikano, sa mga hindi naniniwala sa mga itinuturo ng mga eskriba, sa mga masasamang babae, sa mga makasalanan. At para sa mga eskriba at mga pariseyo, itong mga publikano, itong mga hintil, itong mga makasalanan, ay para sa kanila ay outcast ng society. Hindi dapat ibilang sa kanilang lipunan, mababa ang uri, lower class sa society ang kanilang tingin sa mga taong ito. Oo, makasalanan, nagkamali. Ngunit nung dumating si Juan, nangaral tungkol sa paghahari ng Diyos sa pagsisisi at pagbabagong buhay, itong mga itinuturing ng mga publikano at makasalanan ng mga eskriba at pariseyo, sila ang nakinig kay Juan at naunang magbago. Kaya naman, sila ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat sa una, sila ay naging makasalanan, ngunit sa bandang huli, sila ay nagsisi at sila ay nagbago at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang ikalawa namang anak po ay patungkol mismo sa mga eskriba at mga pariseyo. Sapagkat sila yung nakaalam ng batas ng kasulatan tungkol sa kaharian at tungkol sa mga utos ng Panginoon. Kaya nga po, ang mga eskriba, mga pariseyo, sila yung tinatawag na dalubhasa sa batas ni Moises. Sila yung may alam kung papaano susundin ang mga ipinag-uutos ng Panginoon. Sa kanila unang ipinaalam ang ganitong mga bagay tungkol sa Diyos. Ngunit sila naman ay hindi nagbago. Sa halip, naging mataas ang kanilang pride. Sa halip, naging makasarili. Sa halip, naging ipokrito. Naging balat kayo. Pakitang tao lamang ang kanilang ginagawa. Sa madalit salita, yung kanilang kaalaman tungkol sa batas ni Moises, yung kanilang kaalaman tungkol sa mga kasulatan sa Biblia na natiling kaalaman lamang at hindi nila isinabuhay. Hindi sila nagbago, hindi nakita sa kanilang pamumuhay na sila ay mga naniniwala sa Diyos. Kaya bagamat sa una, ang sabi nila ay, oo, nalalaman po namin
ang mga kautusan. Alam namin ang bawat kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Diyos. Alam, hanggang alam lamang, pero hindi naman ginagawa. At kabaligtaran ang kanilang ginagawa na sa halip ang kanilang kaalaman tungkol sa Diyos ibahagi, na sa halip makatulong sa kapwa, ay pahirap sa kapwa ang kanilang ginagawa. Pawang pakitang tao lamang, pawang mga hypocrites. Gusto lamang sa harap ng mga tao, maganda ang dating, sikat, kilalanin, pagpugayan. Pero ang kanilang nasa puso't kalooban, pawang kasakiman, pawang kasamaan, pawang masasama. Kaya nga, yung ikalawang anak, sa kanila ipinatutungkol. Nagsasabi sa una na, opo, susunod po kami, alam po namin ito, alam po namin ang inyong batas. Pero sa bandang huli, hindi naman tinupad sapagkat hindi nila isinabuhay. Sapagkat nanatili sila doon sa kasalanan ng pride, pagmamataas. Nanatili sila doon sa kasalanan ng pagiging ipokrito, pakitang tao. Kaya ang sabi ni Jesus sa dalawang anak, sa dalawang talinhagang ito, sino ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Yung mga publikano at makasalanan na nagsisi at nagbagong buhay. Kaya nga po mga minamahal, unang aral na itinuturo sa atin, hindi naman po sinabi ni Jesus na mga Pariseo ay hindi na makapapasok sa pinaghaharian ng Diyos. Ang mahalaga, tayo sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo ay nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos. Hanggat hindi tayo nagsisisi, hanggat hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos at binabago ang makasalanang pamumuhay, hindi tayo makakabilang sa kanyang pinaghaharian. Kaya ang paalala ni Jesus sa mga Pariseo, magbago kayo. Ipakita ninyo na kayo rin ay karapat-dapat makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero mga minamahal, ikalawang punto po ng ating pagninilay. Dito sa talinhaga ng dalawang anak na parehong makasalanan, ang isa ay nagbago, ang isa ay hinihintay pang magbago. Atin pong palalimin pa ng kaunti, meron pang isang anak na kinalulugdan ng Diyos na narinig natin sa ikalawang pagbasa. Ang anak ng Diyos na bagamat Diyos ay nagpakababa, naging masunurin hanggang kamatayan, kamatayan sa krus. Kaya nga po, kung bibigyan pa natin ng ikatlong talinhaga, ang talinhaga ng ikatlong anak, ang anak ng Diyos na naging masunurin, mababang loob. Bagamat siya ay Diyos, siya ay hindi na natiling kapantay ng Diyos, bagkos hinubad niya ang katangiang pagka-Diyos na muhay na kasama natin bilang tao. Pagpapakababa, pagkamasunurin, hindi lamang sa salita, ganun din sa gawa. Kaya po, itong bugtong na anak ng Diyos, siya po ang ating tutularan na yung ating mga salita dapat kaugnay ng ating mga gawa. At yan ang ipinakita sa atin ni Jesus habang siya'y nabubuhay pa. Simula't simula nung siya'y dumating sa daigdig, pagkamasunurin, pagkamababang loob. At nung siya'y nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, lagi itong may kasamang gawa. Pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, pagpapagaling sa mga may sakit, pagtulong at paglilingkod.
ang salita ni Jesus laging may kalakip na gawa. Hindi po tulad nung unang anak na sa salita ayaw, sa paggawa naman siya bumawi. Yung ikalawa namang anak sa salita gusto, sa gawa naman siya pumalpak. Ito pong bugtong na anak ng Diyos na ating sinusundan, na ating tinutularan, sa salita at gawa ay iisa ang ipinakikita. Ang kanyang salita, kanyang ginagawa. His word, his deeds ay tanging iisa ang layunin, ang masunod, ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, sa banal na misang ito, ito po ang ating ipanalangin, nawa masundan natin lagi ang bakas at yapak ng ating Panginoong Jesus, na ang kanyang salita ay laging may kalakip na gawa, na ang kanyang mga ipinapangaral, na ang kanyang mga sinasabi ay laging nakikita sa kanyang buhay, lagi niyang isinasabuhay. Nawa sa tulong at biyaya ng Diyos, masundan natin siya na sa bawat salita na ating bibitawan sa ating bibig, lagi itong may kalakip na gawa. Sa bawat pangako, sa bawat salita na ating sasambitin, dapat ito ay nakikita sa ating buhay. Kung actions speaks louder than words, mas maganda siguro, words and actions must go together in our life. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama ang mga biyaya upang matalikta natin ang masasamang gawa at makapamuhay ng matuwid bilang pagsunod kay Jesus. Buong kababaang loob nating ipanalangin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa, ang Santo Papa, mga obispo at ang kaparian ay maging mabuting halimbawa tulad ng masunuring anak bilang mga takapagturo sa ating makabagong lipunan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng ating pamahalaan ay sumunod sa paggabay ng banal na espiritu upang maiwaksi ang makasariling gawain at maglingkod para sa interes ng nakararami bilang pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa, dumami pa sa iba't ibang sektor ng lipunan ang magmalasakit sa mga may sakit, naghihikahos at naapektuhan ng pandemya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging bagong misyonero nawa ang bawat isang mananampalataya kay Kristo, nagpakasakit sa pagmamalasakit, sa pagpapahayag ng kaisahan ng mga pinaghaharian ng Diyos sa ating Archdiocese. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. O Diyos na aming Ama, dinggin po ninyo ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunay ang paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at buong na impaggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ang mga mukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Amin ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas.
Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol ni San Sebastian at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambayanan ng Diyos na tinawag ng ating Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ang lakas loob ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Hinihiling namin kami hadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. May galak po sa ating mga puso, magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito po ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapala tayong lahat inanyayahan sa kanyang banal na piging, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawa ni Kristo. Amen. Ang ikalawang koleksyon po ay alay natin sa mga may sakit at retiradong pari. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual sa aking kaluluwa. Dahil hindi ko pa kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana sa paraang espiritual ay matanggap kita, niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Horacio Imperata Lipensis, kaugnay sa coronavirus. Panginoon naming Diyos, batid po niyo ang aming kalagayan ngayon. Sa pagdami ng virus hotspots, hinihingi naming dumami rin ang mga healthcare workers, facilities, protective equipment para sa mga frontliners at ventilators para sa mga COVID-19 probable suspect at positive. Sana po ay samantalahin namin bilang mamamayan at bansa ang ganitong pagkakataon na magkabayanihan at magkasaknungan sa pagsugpo sa virus at makapagpagaan sa pinagdaraanan ng iba. Samantalang nakasara ang maraming kumpanya at paaralan, dumami lalo ang nawala ng trabaho at pagkakakitaan. Bigyan mo po kami ng ikabubuhay sa araw-araw. Patatagin pa po ninyo ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa na malagpasan ito. Sabisa na rin ang masusing pagsunod sa kahalagahan ng stay at home, social distance, paggamit ng sanitizers at pagsusuot ng face mask. Kami po dito sa Batangan ay buong kababaang loob na dumudulog sa inyong awa. Panalangin nawa kami sa inyo ng mahal na birhen ng kay Sasay, ng Poong San Jose, ni na Arcangel San Miguel at San Rafael, San Juan Bautista, Santiago Apostol, San Sebastian, San Vicente Ferrer, San Roque, San Francisco de Paula, San Antonio de Padua, Santo Tomas de Aquino, San Martin de Tours, San Blas, San Expedito, San Padre Pio, San Benito, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at Venerable Alfredo Obiar, sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya, amen. Magsiupo po sumandali para sa ilang paalala. Sa 28 ng Setyembre ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Ang misa konselebrada ay si 5:15 ng hapon. Simula po ng nobena sa Our Lady of the Rosary sa 4:45 ng hapon. Sa 1 ng Oktubre ang kapistahan ni Santa Teresita ng Batang si Jesus. Ang misa konselebrada ay sa 5:15 ng hapon. Simula po sa araw na ito hanggang 31 ng Oktubre, ang lahat po ay inaanyayahang magdasal ng rosary. At sa mga may black rosary, nawa po ang birhen ay mailipat lamang po sa bahay-bahay kung pahihintulutan ng may-ari ng bahay at ang bawat miyembro ng pamilya ang inaanyayahang magdasal. Ipinaalala rin ang palagi ang pagsunod sa mga health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Kasama po ng pamahalaan ay pinag-iingat po tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga paalala tungkol sa panganib ng coronavirus. Sa mga nagsisimba upang mabilis po kayong makapasok sa simbahan, pakikuha na po ng form at i-fill up na po sa inyong tahanan upang pagdating ninyo ay kukuhanan na lang kayo ng temperature at bibigyan ng seat number. Maraming salamat po at magsitayo pong muli. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihan at laging mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.